Magpapasko na mga kapatid at marami tayong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak na naghihintay ng balita tungkol sa atin. Gusto nilang marinig ang ating tinig o maring gusto nilang mabasa ang ating mga sulat sa kanila. So naghahanap sila ng pagmamalasakit mula sa atin ngayong Pasko. Paano natin pagmamalasakitan ng ating mga kapatid na malayo sa ating lugar? Marami tayong kapatid na malayo sa ating piling. Anong gagawin natin? Magpadala tayo ng regalo, padala tayo ng suporta, at ito ay kumustahin natin, batiin natin ng Merry Christmas. Ito kaya ay isang bagay na maganda. Maaring sabihin natin, oo, pero kadalasan ito'y naging kaugalian na natin. Paano ba nga natin may papakita ang ating pagmamalasakit sa kanila na mismong nakikita rin ng Diyos? At nalalaman ng Diyos ang ating pagmamalasakit sa kanila. Well, wala tayong ibang gagawin, kundi gawin natin kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya napakalaga na maging sa ating pagbati o pagmamalasakit sa ating mga kapatid na malayo sa ating piling, eh dapat ayon din sa banal na kasulatan. Kaya inayahan kong buksan natin ang ating mga Biblia, Romans chapter 1, verse 8 to 10. Romans chapter 1 verse 8 to 10, ganito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig. Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. At lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Ito po yung ating paksa tulad ng ginagawa ni Pablo rito, pagmamalasakit sa kapatiran. Paano natin sila pagmamalasakitan? Na alam natin sa konteksto, sumulat si Pablo sa mga Kristiyano na hindi pa niya kilala, na hindi pa niya nakikita. Ngunit mayroon siyang pagmamalasakit sapagkat nakita niya na sila ay totoong mga Kristiyano. At ganoon din tayo dapat magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa iba nating mga kapatid na hindi natin nakikita o maaaring mga Kristiyano na hindi natin kilala pero na may balita tayo sa kanila, dapat din tayo magpamalasakit sa kanila. Ngunit bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli ang iyong salita ang siyang ilaw ng aming pong buhay na magbibigay ng liwanag sa aming mga isipan, sa aming mga hakbangin, sa aming mga plano. Tulungan niyo kami, Ama, na kami po ay namumuhay ayon sa iyong salita, maging sa aming pagmamalasakit at pagbati sa aming kapwa. Maraming salamat po, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dito sa ating binasa, verse 8 to 10, makikita natin dito, ayon sa mga salita ni Pablo, mayroon siyang tatlong pagmamalasakit sa kapatiran na dapat din nating maisagawa. Anong pagmamalasakit niya? Pagmamalasakit niya, tatlo. Una, patatagin ang kanilang pananampalataya. Ikalawa, patatagin ang kanilang kalagayan. At ikatlo, patatagin ang kanilang kahalagahan. Nauna, sa pagmamalasakit natin sa kapwa tulad ng ginawa ni Pablo, patatagin natin ang kanilang pananampalataya. Verse 8, ganito ang sabi. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig. Mapapansin natin dito na ang pasasalamat ni Pablo sa Diyos ay nakatuon sa pananampalataya ng mga kapatid na malayo sa piling ni Pablo. Now, ang pagkakasabi rito, ito'y lagi niyang ginagawa na ipapasalamat sa Diyos ang kanilang pananampalataya. At ang pagkakasabi ni Pablo rito ay sa aking Diyos. Pag sinabing sa aking Diyos, may malapit na relasyon si Pablo. Mayroon siyang karapatan, mayroon siyang otoridad na palakasin ang pananampalataya ng mga kapatid sa malayong lugar sapagkat siya mismo ay mayroong relasyon sa ating
Panginoon. So ipinagpapasalamat niya ang kapatiran sa pamamagitan ng kanyang relasyon sa Diyos. At ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo, ang sabi niya. Na alam naman natin na itong si Pablo persecutor. Pero nung siya katagpuin ni Kristo, nalaman niya na si Kristo ang siyang nagbayad ng kanyang kasalanan at siya'y tumanggap kay Kristo at sumampalataya dahil diyan siya'y binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga, kung siya po ay anak ng Diyos, alam niyo, mabiyaya po yung pasasalamat ni Pablo rito sa pananampalataya ng mga kapatid. Tayo din, magiging biblical din ayon sa gospel yung ating pasasalamat sa Diyos na ating ipahayag sa mga kapatid natin sa malayo na tayo po'y nag-encourage ng kanilang pananampalataya. Alam natin na once na ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo, binigyan siya ng bagong espiritu. At ang espiritu ni Kristo ay pinadala ng Ama sa kanyang puso, kaya siya may karapatang tumawag ng Abba, Father. Mayroon lang siyang intimate relationship. Kaya si Pablo, yun ang ginamit niya. Ako'y nagpapasalamat sa tsaksiko ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na kayo ay mayroong pananampalatayang totoo. Napakaganda po yun na dapat natin gawin sa ating kapwa, mananampalataya, na imbis na tayo ay mag-encourage sa kanila, oy, may ano rito, may supporta rito. Kailangan ang kanila munang pananampalataya. At nakita natin na totoo talagang pananampalataya ng mga kapatid sa Roma sapagkat ang kanilang pananampalataya ay ipinahahayag sa buong mundo. Ang sabi sa verse 8, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong mundo. Yung salitang ipinahahayag, patuloy na inihahayag yung kanilang pananampalataya. Maraming tao nagpapatutuo ng kanilang pananampalataya. Bakit po? Kasi alam natin, ang Roma ay isang paboritong lugar na pinupuntahan ng mga iba't ibang lahi ng tao. Sapagkat ito ay isang lugar ng komersyo. At ang mga tao rito, mga iba't ibang lahi, nasasaksihan nila ang gawa ng mga Kristiyano sa Roma. At nakikita nila, at dahil doon sa kanilang pag-uwi, sa kanilang lugar, ibinabalita nila ito. At dumating at nakarating ito kay Pablo. Kaya naman si Pablo, tuwang-tuwa na sinulatan niya na siya'y nagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan ni Kristo dahil sa kanilang pananampalataya. At ito ay napakabuti ring dapat nating gawin. Ikalawa, hindi lamang natin pagmalasakitang patatagin ng kanilang pananampalataya, kundi tulad ng ginawa ni Pablo, pinatatag niya ang kanilang kalagayan. Verse 9, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking pananalangin. Wow! Marinig mo ito sa iyong kapatid o sa ibang mga kapatiran sa ibang bansa na mayroon kang problema, kalagayan mo sa buhay at narinig mo sa cellphone o sa text na binabati ka at pinapanalangin ka, palagay ko ay mapapalakas ka talaga. At itong ginawa ni Pablo, sapagkat alam naman natin ang Kristiyano maraming problema, maraming pag-uusig, may persecutions, may trials, madilim ang buhay kung minsan, pero nakarating yung sinabi ni Pablo, saksi ko ang aking Diyos na ipinapanalangin ko kayo sa inyong kalagayan. Itong sabi ni Pablo, saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa Espiritu sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Siya naglilingkod sa Espiritu at hindi sa laman. Yung kanyang pagbati, yung kanyang pagpapatibay ng kanilang panampalataya at pananalangin, hindi bunga ng damdamin o sa laman, kundi ayon sa kanyang pagkabagong nilika. Saksi ko ang Diyos. At kilala nila si Pablo kung gaano ito katindi sa kanyang pananampalataya. At pagbati rito ni Pablo, kanyang panalangin, ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ipinamumuhay niya talaga ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi diyan, pinapanalangin ko, walang tigil. Walang tigil. Ibig sabihin, hindi pa bugso-bugso, hindi kung
gusto lang, kundi patuloy niyang ipinapanalangin ang mga kapatid dito. Ibig sabihin, walang pagkukunwari. Minsan sa atin, sabi, pinapanalangin kita, pero kailan? Pero ito, walang tigil. So tapat ang pagmamalasakit ni Pablo para ipanalangin sila ng walang tigil. At ikatlo, pagmamalasakit ni Pablo ay patatagin ang kanilang panampalataya, patatagin ang kanilang kalagayan. At ikatlo, patatagin ang kanilang kahalagahan. Kahalagahan ng ano? Bawat mananampalataya, mahalaga kay Pablo. Ang sabi niya sa verse 10, at lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Makita kayo, mayakap kayo, makausap kayo, maka-fellowship sa inyo. Kung ating babasahin sa mga susunod, makabahagi din ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Napakalaga nun. Laging hiling ni Pablo na makatagpo niya ang mga kapatiran dito. Alam natin, hindi pa nakarating si Pablo ron. Pero ang sabi niya, sa anumang paraan, basta kalooban ng Diyos. Makita natin yung pananampalataya ni Pablo rito sa providensya ng Diyos. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Siya nagpapangyari sa kasaysayan, sa lahat ng mangyayari. Siya ang namamahala. Kaya ang sabi ni Pablo, sa anumang paraan, hinihiling ko sa Diyos ayon sa kalooban niya. Ayon sa kalooban niya. Nasa kanya ang tapat at taos na hangarin. Napakalaga ang kanilang presensya. Pag sinabing ayon sa kalooban ng Diyos, maaring makarating siya na patay, maaring makarating siya na may karamdaman, o maaring makita niya ang mga kapatiran na naghihirap, anumang kalooban, basta providensya ng Diyos, walang reklamo itong si Pablo. Lagi siyang nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya gumagawa ng iba't ibang paraan, pero alam natin, nakarating nga si Pablo, di ba? Pero isang bilanggo, hindi isang malaya. Bilanggo. At hindi magtatagal, eh matatapos ang kanyang buhay. Pero si Pablo, sabi niya, ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dapat din tayong mas manabik sa mga kapatid natin. Na sana kumustahin natin ang kanilang pananampalataya. Nagpapatuloy pa ba sila sa kanilang pananampalataya? Karapat dapat ba nating ipapasalamat sa Diyos ang kanilang pananampalataya na anuman ang kanilang kalagayan, anumang kanilang problema, tumatayo sila sa kanilang pananampalataya o baka naman naliligaw na sila? Kailangan natin silang sulatan, tawagan, kumusta na? Kumusta ng kalagayan mo dyan? Baka nagpapayaman na lang kayo. Baka kung saan-saan na kayo umaattend, sino-sinong mga doktrina na, ano-anong doktrina ang inyong pinapakinggan, hindi kayo naging matatag. Nahahayag ba sa ibang mga tao ang inyong pananampalataya? Gusto ka naming makita kung paano kang umalis, kung paano kang nagsimula dyan bilang isang Kristiyano, nawa makita kang Kristiyano pa rin. Sana itong Paskong ito, hindi lang natin bigyan ng tuon yung mga regalo o yung ating suportang pananalapi. Unahin natin kumustahin ang kanilang pananampalataya. Unahin natin kumustahin ang kanilang kalagayan, nasaan sila. Unahin natin ipaalam sa kanilang nananabik kaming makita kayo. E tatlong bagay po sa ating pagtatapos. Ikatwa natin ang ating mga kapatid sa malayong lugar na nasa kanilang tamang katayuan. Ikatwa nating ipanalangin sila sa lahat ng pagkakataon. At higit sa lahat, ikatwa nating sila ay ating makatagpo pagdating ng panahon. Tayo manalangin, mga kapatid. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita, sapagat ayon sa iyong ebanghelyo, ang aming pong pagmamalasakit sa aming kapwa ay hindi batay sa aming damdamin, hindi sa aming emosyon, kundi nababatay po sa ebanghelyo ni Kristo. Kung paanong kami iyo pong inibig at iniligtas, nawa ganun din po makumusta man namin ang aming mga kapatid sa kanilang pananampalataya, sa kanilang kalagayan,
at sa kanilang presensya na aming kinasasabikan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.